Idinaos ng Adventist Hospital Palawan Anopheles Pathfinder Club ang induction ceremony para sa third batch ng Master Guide trainees. Doon ay 40 bagong trainees ang naitalaga sa gawain ng Pathfinder Ministry Program ng simbahan. Nagbabalita si Josemel Tadlas. Upang patuloy na maisuno ang gawain ng mga kabataan at masuportahan sila sa kanilang espiritual na paglago at sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoon, ay nagkaroon muli ng induction ceremony ang Anopheles Pathfinder Club dito sa Adventist Hospital Palawan. Naging inspirasyon sa mga kabataan ng Seventh-day Adventist Church sa Adventist Hospital Palawan Compound ang lumalagong gawain ng Anopheles Pathfinder Club dahil na din sa dumadaming mga aktibong master guides na nangunguna sa mga iba't ibang programa para sa mga kabataan. Dahil dito, idinaos ang third induction ceremony upang opisyal na masimulan ang training program para sa mga nagnanais maging master guides. Ito ay pinangunahan ni Pastor Jonathan Cordial bilang bagong youth director ng Palawan Mission of the Seventh-day Adventist Church. Kaya po ako sumali sa third batch ng Master Guide program kasi seeing the first and second batch Master Guides, na-inspire po ako sa kanila kasi nakikita ko po na active sila sa gawain ng Panginoon. And also, nag-study po ako galing sa isang Adventist school and alam ko naging part po ako ng pathfindering. So, I wanna practice the discipline na alam ko pong maituturo sa Master Guide program. Nagising yung aking interest na sumali sa training dahil nakita ko na very useful ang Master Guide. At in relation sa aking devotional sa Panginoon, sa aking relationship sa Panginoon, na nakita ko na bilang isang miyembro ng church, at ang church ay tinatawag na bride, meron po akong parte na makibahagi sa gawain ng Panginoon through Master Guide training. Mithiin ng Anopheles Pathfinder Club na maisangkot ang lahat ng mga kabataan sa mga programa ng church upang lumago ang kanilang pananampalataya, mas maging malapit ang bawat isa, mas ma-develop ang skills and confidence, at maging kabahagi sa lumalaking gawain ng church sa paghatid ng pabalita ng kaligtasan. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa mula dito sa Adventist Hospital Palawan, Josemel Tadlas, para sa Hope Today, NTUC News.